Well, next vlog is about banking. So since ang mga pamilya natin at yung mga PWD ay nagne-negosyo at nag-iimpok ng pera. So nagne-negosyo, umuutang tayo saan? Sa bangko. Nag-iipon tayo ng pera saan, yung pinaka-safest na alam natin? Sa bangko. So kailangan alam natin itong Bank General Banking Act. So mag-aano lang ako ng ibang mga provisions na yung mga bangko doon sa Pilipinas is may iba't ibang klase. Commercial banks at saka savings bank. Yung commercial bank is nagpapautang at saka inaalaw ka rin mag-save. O yung thrifty bank. Okay. Yung rural bank is sa mga rural areas, yung urban bank is sa urban areas. Yun ang ano doon, madaling pwedeng i-term o itawag sa mga yon. So yung universal bank, which is, ewan ko lang kung meron dito kasi hindi pa naman ako nakakaano ng universal bank. But kasi karamihan savings bank, trip bank, or commercial bank lang yung alam natin eh. Pero pag universal bank, kasama na yung insurance. Okay, lahat ng banking transactions is meron sa universal bank. At ang role ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi lang sila yung nagpiprint ng ating money bills o gumagawa ng ating barya. Sila rin yung nagmo-monitor ng financial stability ng ating country. Kumbaga yung BSP ang nagmo-monitor o nagko-control sa monetary reserves ng Pilipinas. Kumbaga sa US, kung meron silang Federal Reserves, which is parang yun ang central bank nila, eto meron tayong BSP. So katulong sila ng Department of Finance sa mga ganyang bagay. So eto pang isang i-discuss ko is about, di ba, kasi sa mga bangko usually malalaki yung deposits, malalaki. Okay, pero itong i-discuss natin, itong micro savings, importante ito. Alam niyo yung inaano ng Cebuana, Luelier, na si Alden Richards yung endorser. Micro savings ang tawag doon. Ibig sabihin, para yung bangko, para siyang savings bank, pero small deposits. Maliit na halaga yung kailangan mo para makapag-open. And then, pasok ka lang ng pasok ng pera. Hindi ka gaya doon sa iba na kailangan mo ng 20,000, 30,000, mga ganun ang starting mo para ka makapagano. At saka may maintaining ano yun, may maintaining balance yun para hindi totally masiro yung ano mo. Ganun din sa ATM o sa automated teller machine, kailangan meron kang ano para hindi mag-close yung ano. So next is Philippine Depositors Insurance Corporation. Ayun, pag kayo ay naloko o diskumpiyado sa isang bangko, sa PDIC kayo magrereklamo. Kasi sila yung in charge dun sa mga unfair, fraudulent, and unsafe banking practices. So lahat ng mga ganun is sa PDIC o Philippine Depositors Insurance Corporation, doon kayo pupunta. Ang insurance niya is up to 500,000 pesos. Diba? 500,000. So, sa PDIC, nandun yung mga insured deposits. So, ibig sabihin, sila yung mag-aano dun sa bangko para makabayad yung bangko ng utang nila sa mga customer o sa mga clients in case magfail yung bangko, pwedeng sagutin ng PDIC yon, mabayaran lang
o maibalik lang yung mga dinipositong pera. So, kasi dito nag-hold up, di ba? Marami nang hold up na bangko rito. So, PDIC yung sumasagot noon by virtue of insured deposits. Diba yung insured deposits is galing sa mga tao na talagang o bank, financial institutions na maraming pera o may pera. Investor din itong mga to. So, kayo, kung kayo ay nagbabalak magnegosyo, kaysa naman i-ano nyo sa pera, i-ano nyo sa ako, diba? Kung ako lang, kung may malayong pera, magbabangko na ako, pero doon sa bangko na mapagkatiwalaan, ha? Kasi may interest yung pera, eh. Ang nag-deposit ka ron, tumutubo ng interest yun. Kahit sabihin natin maliit yung interest, 5 to 6% yung interest, eh, at least lumalago yung pera mo by virtue of an interest. At kung kailangan mo anytime, may dudukot ka for whatever purpose na kailangan mo. Importante rin may pera ka sa ano, sa bangko. At importante rin meron kang microsavings. Yan kasi minsan ang hindi naiintindihan ng mga tao yung microsavings na yan. Minamaliit yan. Pero hindi. Yung nga sa Cebuana natin, 50 lang, 100. Okay na. Ako, gusto ko yun kasi may maipapasok ako. Anytime may hugutin ako, may makukuha ako. Tsaka maliit yung ano eh, maliit yung kailangang amount para makapag-open, which is importante. So sa mga kagaya ko, ako, pag may pera lang ako, baka i-invest ko sa microsavings eh, para may savings ako. Importante yun. Para magkaroon kayo ng ipon. So, yun lang, General Banking Act. No? Kasi kailangan nating maintindihan yan kasi nag-iimpok tayo ng pera, tapos yung mga properties natin collateral, dahil kanino tayo umutang sa bangko, mga properties natin nagiging collateral sa bangko, mga bahay, lupa, kahit yung ating mga car loan, di ba? Bangko lahat yan. Kinukuha ng bangko yan, hihilahin ng bangko yan pag hindi tayo nakapagbayad. So, importante rin na may idea tayo kung ano ginagawa ng mga institusyon na to. Siguro sila na yung mag-i-explain, yung mga taga-bangko na mismo, kung ano yung internal na ginagawa nila. Ang hirap kasi sa atin, minsan, clueless tayo eh. Pagdating sa bangko, sige, hiyaan mo, sila lang marunong sa pera. Hindi ganun yun. Dapat alam nyo maski pa paano ano ginagawa ng bangko. So, yun lang.